duwag. Mga duwag na kandidato, mga walang kwentang politiko, agit-igit sa lahat ang mga pangit na kaugalian ng ilan nating mga kababayan. Ito kasi ho, ganito. Simulan nyo muna natin. Magkakaroon ng COMELEC debate. Medyo rewind natin ng konti. I-rewind natin ng konti. Ito ang sabi, nung unang statement, walang iba kung hindi si Mr. President Vic Rodriguez. Ito ho, ayan ho. Sabi ho ni President Vic Rodriguez, sabi niya, kung ang direksyon lamang ay, ano, pag-away-awayin ng mga kandidato, ano, I tell you now, hindi kami sasali. Yan ang unang palusot ni Vic Rodriguez, the Palusot King. Yan ay sinabi niya noong February 8, 2022. Kung ang intention lang daw ay pag-away-awayin ang mga kandidato, nagpalusot siya at sabi niya, "Uy, hindi na kami sasali dyan. Alam mo naman ang aming panawagan ay pagkakaisa. Bakit kami sasali sa isang debating pag-away-awayin lang kami?" Yun ang sabi nito ni Mr. Palusot, Vic Rodriguez. Oha. Biglang nagkaroon ho ng COMELEC debate. Alang naman ang motibo ng COMELEC ay pag-away-away ng mga kandidato. I don't think so. Hindi yun ang motibo ng COMELEC kung hindi pag-away-away ng kandidato. So, siyempre, hanap na ho sila ng iba nilang palusot. Pero ito muna yung balita patungkol ho sa COMELEC debate. Sa March 19, 2022, araw ng Sabado, isasagawa ang unang round ng presidential debate na inorganisa. Sabado yan. 7 to 9:30 p.m. Saan kaya gagawin yan? Lusob kaya tayo dyan. Hindi. Dyan. Sa March 19, 2022, gising na ako yan. 7 p.m. Maganda yan. Isa ng Commission on Elections o COMELEC. Sana naman live. Tsaka huwag niyong ibibigay ng advance yung question ha, kahit hinihingi ng isang kampo dyan. Huwag niyong ibibigay yung advance. Ano ito? Meron bang ganun? Exam ina, binibigay yung advance question? Magsisimula ito ng alas 7 hanggang alas 9:30 ng gabi. Maaari itong mapanood sa official social media platform ng COMELEC at iba pang mga TV networks na partner ng komisyon tulad ng UNTV. Kinabukasan naman March 20 ay susundan ito ng vice presidential debate. Ayan naman ha, March 20 din, vice presidential. Batay sa impormasyong inilabas kagabi ng COMELEC, siyam na sa 10 kandidato sa pagkapangulo. Siyam na yung may yagballs. Isa lang yung walang yagballs. Sino kaya yun? Hulaan nyo, hindi ko mahulaan. Sino kaya yung walang yagballs na kandidato? Remember, COMELEC ho ito ha, ang nag-debate nito, hindi ho ito bias. Sabihin nyo na naman, yung unang yung palusot, bias. Pangalawang palusot, pag-away-awayin lang. Ito, COMELEC na ho ito ha. Ang nagpahayag na dadalo sa national debate, tanging si former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ano nangyari? Bakit gayon? Akala ko ba ang palusot nyo nung una? Bias. Si Jessica Soho. Pangalawang palusot nyo, pag-aawayin lang. Ito, COMELEC na. Ano na naman palusot nyo dyan? Amang, ang wala pang kumpirmasyon. Una nang sinabi ng kampo ni Marcos na hindi pa ito tiyak na dadalo dahil depende ito sa kanyang schedule. Depende daw sa schedule niya. Tulad nga ngayon, wala nga silang ginawa ngayong araw na ito eh. Ibig sabihin, hindi ho tight ang schedule niya. Yung kalokohan ninyo, sinasabi ninyong tight ang schedule, ngayon nga, nagpahinga yung amo nyo eh. Bakit ganun? Tala sa siyam na vice presidential candidates naman, baka magluluto siya ng pinakbot. Pito na rito ang nangakong dadalo. Isa sa mga walang kumpirmasyon rito ay si Davao City Mayor Sara Duterte. Nagtago na naman siguro sa palda ni
ng vice president niya ito si ano, kaya siguro sinabi niya, uy, huwag ka na rin umatin. Mamaya ako lang masilip, dalawa na tayo. Hindi, siguro ganun ang bulungan. Huwag ka na umatin, ha? Para tayong dalawa. Oh. Eh kasi yung mga Duterte supporter, pag pareho tayo, di ako matitira nito. Ang beses na ring inihayag ng alkalde na hindi siya dadalo sa mga debate. Habang ang katandem naman ni Senator Manny Pacquiao na si Congressman Lito Atienza ay pormal nang tumanggi dahil sa pagsailalim nito sa knee surgery. Samantala ang second round naman ng COMELEC debates ay nakatakda sa April 3 pero para lamang sa presidential candidates. Ang huling round naman ng debate ay sasagawa sa April 23 para sa tumatakbo sa pagka-vice presidente at April 24 para naman sa presidential candidates. Tatlong araw ito bago ang nakatakdang local absentee voting. Una nang hinikayat ng komisyon ang lahat ng mga kandidato na dumalo dahil para ito sa mga botante na makilala ang kanilang iboboto na susunod. Alam mo, dito pa lang, ito sabi ko nga eh, grabe naman ho. Ito ho'y lantarang pambabastos na ho sa mga Pilipino. Maraming salamat, Gian Go. Hindi ko maintindihan eh bakit hanggang ngayon ganyan pa rin ho ang ating pananaw pagdating ho dito kay Marcos. Alam nyo, sabi ko nga, kung yung mga palusot nila noong una, mga media, bias, o sige, pagbigyan natin, malay mo, bias. Pero yung COMELEC na mismo ang nag-ayos ng debate na ito ay babastusin lang o iisnabin lang. Aba hoy, mag-isip na ho tayo na maigi. Kung hanggang ngayon kayo ay undecided pa rin at sasabihin ninyong kinukonsideran nyo pa ito, mag-isip ho tayo ng mabuti mga kababayan. Dahil kawawa naman ho, ito nga, opisyal ng, ito'y opisyal na ginawa ng COMELEC ay hindi niya inaatenan. Paano pa kaya ho yung pagdating ng panahon? Ang iniisnabu dito ay hindi ho yung COMELEC lang. Ang iniisnabu dito ay tayong mamamayan. Hindi ho tayo binibigyan ng pagkakataon, matanong at malaman ng katotohanan sa lahat ng kinasangkutang kaso ni Bongbong Marcos. Ibig pong sabihin nun, ayaw niyang sagutin. Wala siyang pakialam sa inyong mga Pilipino. Ganun ho, katindi ho yun. Wala ho siyang pakialam sa inyo. Wala ho siyang pakialam sa sasabihin ninyo. Wala ho siyang pakialam sa damdamin ninyo. At higit sa lahat, wala kayong pakialam sa mga kasong binabato sa akin. Yun ang ibig niyang sabihin. Ganun ho, kaano yun? Katindi ho. Kaya sabi ko, pambihira ito. Matatanggap ko kung sakali yung mga GMA, ABS, TV5, tanggihan. Pero yung COMELEC ang tanggihan? Ibang usapan na ho yan. Pambabastos na ho sa ating mga Pilipino yan. Mahiya naman ho tayo. Kung yan pa rin ang inyong ikakampanya at iboboto. Ako, yung mga bulag, ng mga tanso, wala tayong magagawa dyan. Bulag na ho talaga yan, mga zombie yan eh. Kasi yung mga yan, kahit anong gawin ng kandidato nila, kahit magpati kung ano-anong gawin niyang pagkakamali, wala na ho, sarado na isip niyan. Pero kayo pong mga undecided, ang kinakausap ko po dito, kung hanggang ngayon, nag-iisip kayo na ito, pwede ito. Naku po, maawa ho kayo sa sarili ninyo. Maawa ho kayo dahil magkaroon naman ho kayo ng kahit papaanong kapirasong dangal. Hindi ho kasi ganito lang ho yan eh, di ba? Sinasabi nga ng mga kababaihan. Ganyan na naman tayo sa mga kababaihan. Yung mga ganyan, dadali tayo dyan sa mga kababaihan. Sa mga kababaihan, di ba sabi nga eh, magtira ka naman ng kapirasong respeto sa sarili mo. Hindi yung magpapaloko ka na lang. Forever dyan sa jowa mong manluloko. Magtira ka naman ng kapiraso. Ito ho, hindi na ho kayo tinitira ni ng kapiraso eh. Diba? Para talagang lukuhan na ho itong ginagawa eh. Sasabihin, hindi ayos sa schedule. Ano ito? Literalong gaguhan ang ginagawa sa atin. Kaya kayo, ito, sabi ko nga sa inyo, yung mga tanso, wala na tayo magagawa dyan. Yan, tanso na yan, ganyan na ho talaga yan. Pero kayo mga undecided, ha?
mahiya-hiya naman ho kayo kung yan pa rin ang inyong kinukonsider na kandidato. Yung kandidatong walang pakialam sa inyo. Na mga leader ng bansa. Wala pong ibang layunin ang debating ito kundi matulungan ang ating mga botante na malaman kung saan kayo tumatayo sa iba't ibang isyu na kinakaharap ng ating lipunan at kung ano ang inyong mga plano upang masolusyonan ang mga ito. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Tapos ganito pa ha. Serbisyo. Magyayabang pa yung mga animal na yan at sasabihin nila debate for second place. Ganyan nung sila kabastos. Alam mo yung sabi ko nga eh, kung ngayon hindi pa presidente ito, binabastos na tayo, paano pa pag naging presidente ito? Sabi ko sa inyo, kung ngayon hindi na natin na makita yung kanilang plano sa ating bayan, pag naging presidente ito sa tingin ninyo, magiging concern pa yan sa atin? Ngayon na nga hindi concern. May nabasa pa ako isang matalinong nakita ko, nabasa ko isa, sabi niya. Yung mga nagre-reklamo daw sa hindi pag-attend ni Bongbong Marcos sa debate ay yung mga hindi naman daw talaga iboboto si Bongbong Marcos. May ganun silang eksena. Alam mo, hindi ho yun ang usapin dito eh. Ang usapin ho dito yung mga kababayan nating hindi pa ho mulat. Undecided pa ho. Alam nyo hanggang ngayon marami pa naman pong kababayan tayo na undecided. Hindi ho nila alam kung sino iboboto nila. Yan ang kinakausap ko ngayong oras na ito. Hindi ho yung mga tanso, hindi ho yung mga Iskonyans, hindi ho yung mga makarubredo, hindi ho yan ang kinakausap ko ngayon. Ang kinakausap ko ho ngayon yung mga undecided na hindi pa ho ninyo alam kung sino ang dapat ninyong iboto. Ito lang ho, simple lang ang gusto kong sabihin sa inyo. Huwag ho kayong mag-decide na bumoto o mangampanya sa taong walang pakialam sa inyo. At hindi niya ibibigay ang kanyang plataforma, hindi niya ibibigay ang kanyang paliwanag sa mga kinasangkutan niyang kaso. Ang sabi nung iba, pinapaliwanag naman nila sa rally. Ano pinapaliwanag doon, yung pagkakaisa? Huwag naman tayo maglokohan. Pagkakaisa lang ang alam sabihin niyan sa rally. Hindi niyo man napapansin, ito pansinin niyo ha, ang statement niya sa mga issue sa lipunan, halimbawa yung sa Ukraine and Russia, nung una neutral, nung nagbago ang gobyerno, nagbago rin siya. Walang sariling ano yan eh, paninindigan niyang mama na yan eh. Diba? So, ngayon, gusto natin makita, gusto ninyo makita kayo mga undecided ang paninindigan nitong mama na ito. Pero ano sinasabi niya sa inyo ngayon? Wala akong pakialam sa inyo. Hindi ako kailangan magpaliwanag sa inyo. Ganyan ang sinasabi niyan. Sinasabi niyan, ano yung kaso mong 200 billion na estate tax? Ano yun? Wala akong pakialam. I don't need to explain myself. Ganun. Ganun ang sinasabi niyan sa inyo. Ganyan na ganyan ang sinasabi niyan sa inyo. Ngayon, kung ikaw ang decided hanggang ngayon, huwag mo isipin eh, mananalo naman eh, baka manalo si Robredo kung sakaling hindi natin iboto yan si BBM. Uy, wag ho kayo. Wag ho kayong ganyan. Dahil merong silent majority, maniwala ho kayo. Subukan ninyo i-explore. Mag-follow ho kayo sa page ni Isko. Makikita nyo doon napaka-organic ng mga followers ni Isko. Sabi ko sa inyo eh, at yung mga survey na nangyayari ngayon, especially dyan sa Pulse Asia na yan. Alam mo yung Pulse Asia? Yung False Asia. Alam naman ho natin kung sino ang mga membro niyan. Ah. Alam mo, meron dyan eh, mga tumatayong PR. Isipin mo ha, isipin mo na lang ito. Oh, diba? Ilang araw, sunod-sunod. Ha? Ito, hindi ko pinagtatanggol si Robredo. Ha? Sa tingin ko, hindi rin totoo yung pinapakita ng kampo ni Robredo. Hindi ako naniniwala. Feeling ko hakot yun at saka fake. Maraming fake silang pinakikita eh, na nakikita naman ho
sa ilang post na mga isa pang post doon, mismong nagpicture. Pero nung parang lumalabas sa mainstream media na marami si Robredo, aba biglang pumasok yung Pulse Asia. At yung Pulse Asia na yun, February, ano pa, survey. Ibig sabihin, napakalayo na, biglang lumabas pa ngayon. Out of blues, biglang lumabas. At pinakikita dun sa Pulse Asia na yan, bumaba si Robredo, umangat pa si Marcos. Kaduda-duda ho yan. Sobrang kaduda-duda ho yung ganyang klaseng style ng Pulse Asia. Tapos ito, isipin nyo ito ha. Doon sa Pulse Asia na yan, kaliwat kanan yung press release. Oh. Pero doon sa Manila Bulletin at Tanghere na survey na kung saan pabagsak ng pabagsak si Junior. Oh. Tapos itong si Isko, paangat ng paangat, hindi ibinabalita. Oh. Ulitin natin ha, Manila Bulletin, Tanghere ito. Ito ho'y lehitimong survey firm. At mas madami ang sinervey dito kaysa dun sa Pulse Asia na yan, eh hindi pinapakita. At ito pa ang mas matindi. Mas updated to. Mas latest ito. Hindi ipinapakita. Oh. Yun lang ang tanong ko sa inyo, bakit ganon? Hindi ko sinasabing totally false yung Pulse Asia. Pero bakit yung timing masyadong una-una, ang tagal na, February, first week of February, ano yun? Eh patapos na ang kinsenas na ng March ngayon, yung first week ay papakita. Bakit ganun? Diba? O eh bakit itong Tangire hindi ho pinapakita? Oh. Kasi napaka-obvious. Napaka-obvious ho. Ito yung latest, hindi ho pinapakita. Napaka-ano naman, oh. Eh medyo pinaglululoko na tayo. Sobrang mind conditioning na ito eh. Tapos pansinin nyo ito, ha? Pansinin nyo. Minamind condition nila tayo sa survey na pataas ng pataas si Marcos, pababa ng pababa lahat ng kalaban niya. Merong hirit pa. Ano? Yung COMELEC, tinitira ngayon yung credibility ng COMELEC. Keso, parang ang pinalalabas ngayon, Smartmatic na naman daw ginamit, walang bidding, ng waiting naman. Oh. Ngayon pa lang, sinasabi na nila, meron daw, magkakaroon daw na dayaan. So parang ang dating, masyadong mataas si Marcos, pag natalo, dayaan. Yan ang kanilang istorya ngayon. Yan ang kanilang script. Mataas si Marcos, pag natalo, dayaan. Oh. O eh, syempre, yung mga mahinang nila lang na followers nila, yung mga tanso. Yung mga mahinang nila lang yan, mahina utak yan eh. O yung mga mahihinang ampaw na mga tanso, maniniwala naman kagad. Oo nga, tama nga, mali nga. O, dadayain. Kahit, isipin mo ito ha, yun para na sinasabi nila dadayain ng COMELEC. Kahit lahat ng commissioner galing na kay Pangulong Duterte, dadayain pa rin. O, di ba? O. Sino, tanungin ko kayo, sino ang sumisira ng credibility ng COMELEC ngayon sa Senado? Alam mo, hindi na kailangan ispilingin eh. Kung ikaw may utak, ngayon pa lang alam mo na yung story ang binubuo nila. Isipin mo ha, sinisira na kagad nilang credibility ng COMELEC ngayon pa lang. Ngayon pa lang, sino sumisira? Ha? Punta kayo sa Senado, sino yun? Banggitin ninyo! Sino yun? O, bahala na ho kayo. Kaano-ano niya yung Bongbong Marcos na yun? Diba? O, pero kung iisipin mo ng mabuti, anak ng weteng, lahat ng commissioner, eh ano ni Pangulong Duterte? Inappoint niya, mga kakilala niya. Yung isa dati pang music, ano ba yan? Yung isa dating abogado ni Marcos. Tapos sasabihin nyo ngayon, magdadayaan? Apaka... istorya. Hindi, di ba? Napakasabi ko nga, kung talo, talo. Tapos! Isipin mo ha, lahat na ng commissioner galing kay Duterte. Oh, yung isa, naging abogado pa ni Marcos, tapos sasabihin nyo, dadayain?
Ngayon pa lang dadayain na. Napaka hindi o, di ba? Lahat ng anggulo pabor na sa inyo, tapos sasabihin ninyo dadayain pa. Ano ba naman klaseng kalokohan yan? Hindi, alam mo, bobo na lang ang hindi makakita niyang ganyang klaseng script nila ngayon eh. Bobo na lang talaga. Di ba? Bobo na lang eh. Isipin mo ah. At ito, dito mo makikita na ampaw talaga yung mga tanso. Naniwala naman sila. Isipin mo ha? Lahat yan, appointee ni Pangulong Duterte. Yung isa nga pinatatanggal eh. Bakit? Kasi talagang dikit yun eh. Oh. Grabe. Tapos sasabihin nyo, hindi, 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 dadayain. So ano ang choice ngayon? Manalo. Pag hindi nanalo, daya. Ganon, di ba? Eh, wag na ho tayo mag-eleksyon. Yan ang maganda. Ah, Kabidyo TV, salamat. Wag na ho tayo mag-eleksyon. E, declare na lang natin panalo si Bongbong Marcos na matapos na ito. Okay lang ba yun? Anyway, sarado naman ang utak ninyo mga tanso. Pag nanalo, sasabihin nyo walang dayaan. Pag natalo, may dayaan. Saan lulugar yung Comelec sa inyo? Sige nga ho. Sige, kung ako siguro yung Comelec, gusto kong pagbawabatukan kayo sa isa. Anong gusto ninyo? Ipanalo na lang natin para sabihin walang daya talaga. Ano, wag tayo mag-eleksyon. Para pala kayong mga siraulo eh. Alam mo ko yung Comelec Commissioner, talaga mabibuisit ako dito sa mga tanso na ito eh. Apakag siraulo. Ewan ko nga ba? Oh, sabi dito, boss, 2016 leading din sa mga survey pero nga. Kaya nga eh, ngayon pa lang, minamind condition na nila tao. Alam nyo ba na ganyan ang ginagawa nila, mapa-TikTok, mapa-Instagram, mapa-Facebook, mapa-YouTube. Minamind condition na nila ang tao. Sinasabi na nila ngayon na pag natalo si Bongbong Marcos, daya. Sinasabi na nila ngayon, sure win na si Bongbong Marcos. Yan ang kanilang script ngayon. Ah, di ba? Napakasiraulo rin nyo eh. Hindi ko nga alam eh. Yung script nyong yan, walang supporting ano, evidence eh. Ano sasabihin ninyo? Hindi, kasi yung Smartmatic. Eh, kasi ganito. So yung Smartmatic, may sariling ulo yon, may sariling utak yon. So walang magagawa yung mga commissioner na nilagay ni Pangulong Duterte doon. May sariling mundo yung Smartmatic, ganun ba? Gagalaw ng sarili yung Smartmatic. Ibig sabihin, lahat ng in-appoint ni Pangulong Duterte commissioner, mga inutil, ganun. Ay, nako. Bobo lang talaga maniniwala sa inyo. Ah.